Hello guys, it's Friday na naman. Isang buwan na after nung pangyayari sa likod ko, no? So meron na naman akong check-up. This is my second check-up sa doktor ko. At tingnan natin, malaman ko ano ang magiging hatol, ano? Sa likod na to. So guys, kumusta po kayo dito sa amin sa Calgary, Alberta? Sobrang liwanag na. At napakaganda na ng weather. Tingnan niyo, pakita ko sa inyo. Yan. So ganito yung weather namin na ngayon dito sa Calgary. So kita niyo yung kalsada. Kanina lumabas ako, galing akong southeast. Kasi check up ko ulit kanina sa doktor ko. Sabi yung daan, talsikan yung mga ano, yung mga tubig sa kalsada kasi sobrang naglulusaw yung yelo. Yung mga snow tsaka yung mga yelo. Kanina positive 9, ewan ko kung anong temperature ngayon. Ayun, no, kaka-check ko lang. Positive 7 ang temperature ngayon dito sa Calgary. So pagka mga ganyan ang temperature, saan nyo na sigurado, putik na putik yung kalsada kasi naglulusaw, no? Tingin ko tuloy-tuloy na to. So meron na lamang 11 days till springtime. Kasi ang official spring date ngayong taon ay March 19. So 11 days na lang at talagang tunay na spring na. Pag tiningnan mo yung temperature in the coming days, talagang painit na ng painit. Positive 8, positive 11, ganyan na sunod-sunod na. Malapit na nga pala ulit kami yung adjust ng mga oras kasi yung daylight saving time, ano. Unti-unti na, pahaba na ng pahaba lalo yung umaga namin ngayon. Update nga pala dito sa likod ko kanina nga. So nasabi ko nga sa inyo na meron akong check-up. So bumalik ako sa doktor ko kanina. Yun nga lang, from the last check-up, mas maganda pa yung condition ko noon kesa ngayon. Kasi guys, diba nung nakaraan nga na linggo, sobrang kapal ng yelo. So, hindi naman naiwasan na mag-shovel, diba? So, nag-shovel ako. Nung nag-shovel naman ako, ang alam ko, alalay naman ako. And hindi ko naman pinwersa yung likod ko. Wala naman ako naramdaman nung time na nag-shovel ako. Pero, the day after, kahit nung gabi, naramdaman ko sumakit na naman yung likod ko. But this time, hindi naman sa gitna, parang dito naman sa may gilid na kanan. Kaya kaninang umaga, nung tinanong ako ng doktor ko, bali paglabas ko kanina galing trabaho ng 7 a.m, tulog lang ako ng 2 hours at sinama ko na si Mav doon sa doktor ko nung nagpa-check up ako. So yun nga, ang natanong ko sa kanya, sabi ko, Dok, hindi kaya may problema na hindi nakikita sa x-ray na kailangan tingnan? Ang sabi naman sa akin ng doktor ko ay ang x-ray nakikita yung buto. And so far, wala namang problema yung buto. And based dun sa assessment naman niya, kung sa ugat, wala ding signs na naipit yung ugat ko. Ang sinasabi niya, itong nararamdaman ko is more on the muscles and tendons na daw talaga na hindi nakikita sa x-ray. And hindi naman na daw kailangan ng MRI na dahil ang kailangan ko daw talaga sa sitwasyon ko na to ay pahinga talaga at saka time. Kailangan ko talaga ng time para mag-heal. Ngayon, pagdating sa trabaho, wala naman akong problema ang mag-trabaho as long as nakaupo. Nakaupo ako sa machine, di ba? Hindi, walang problema sa akin. Ang nangyari lang sa akin is nung nakaraang araw, nag-offload kami ng dalawang trailer, ako lang mag-isa. Pero meron naman akong mga temps doon. Then, machine lang ako, pero hindi rin ako pwedeng mag-wrap, hindi rin ako pwedeng magbuhat. Talagang as in supervise lang ako dun sa mga temp workers namin na sila yung magbubuhat talaga. Ang problema kasi dito, kapag nagganito, ang gamit ko kasi is yung duck stacker na machine kung saan nakatayo. Yun na nga, dahil syempre, nahiya din naman akong, kumbaga sabihin sa amo ko during the meeting na
hindi ko kaya yung ganun or ayaw ko, hindi na lang ako nagsalita. But then, akala ko rin kasi kakayanin ko na, na okay na ako. After noon, magdamag na, to, dalawang trailers yun eh, halos magdamag ako noon doon sa machine na nakatayo. Ayun, naramdaman ko na naman na ngalay na ngalay yung likod ko na parang may masakit dito. Kaya sabi ko nga sa doktor ko kanina, ang problema ko talaga, Dok, is yung ngalay na parang uncomfortable na pakiramdam dito sa likod. Kapag ako ay matagal na nakatayo, at saka yun nga kapag nagbe-bend. Kaya sabi niya sa akin, nag-physio ka na ba? Sabi ko, hindi pa po. So sabi niya sa akin, kailangan mo na talaga ng physiotherapy. Kaya ngayong araw, hindi ko alam kung makakapag-video ko, no? Pero ang binigyan niya ako ng requisition. So ang ginawa ko naman, nagtanong ako sa kanya eh, sabi ko wala akong idea kung ano ba yung physiotherapy, paano ba to. Ang sabi niya, usually is nagre-require to ng 3 days a week, no? Na sessions, and usually mga isang oras mahigit. Sabi ko, Doc, siguro pag ganyan, kailangan physiotherapy clinic na malapit sa bahay namin yung piliin ko. Sabi niya, walang problema kahit saan mo namang anuhin yan. Sabi ko, Doc, may isa pa akong problema eh, may isa pa akong tanong. Yun, so sabi ko, Doc, covered ba to ng ano, ng Alberta Health, ng insurance natin sa Alberta? Sabi niya, hindi, hindi mo intindihin yun kasi nga, under WCB ka, so WCB ang magbabayad niya. Oh, so ganun pala yun. Ngayon ko lang nalaman, ano? Kasi akala ko it's either ipasok ko siya sa company insurance namin, yung insurance namin sa trabaho. Eh kaya nga lang problema doon is parang porsyento lang yung babayaran nila, and then meron pa kaming parang ilang percent na babayaran out of pocket. Pero yun nga, ang sabi niya, since ito ay WCB case and nangyari sa work, sagot ito ng WCB, so yun ang magbabayad. So sabi ko, yun, okay naman, mabuti kung ganun, hindi, at least hindi ako maglalabas, out of pocket pa rin, di ba? And ayun, ang unang-una kong ginawa, paglabas ko ng clinic kanina, ng pagkatapos ko sa doktor ko, nagtingin ako ng, sa maps, no, ng mga malapit na physiotherapist dito sa bahay namin. At napaka, yun lang talaga ang isang napakasarap dito sa Calgary, kasi kumbaga, abot kamay mo lang lahat ng services na kailangan mo, no? Kung kailangan mo ng x-ray, andun lang sa kabilang kanto. Kung kailangan mo ng ospital, andun lang, ang lapit lang, no? Sa area. Ngayon, physiotherapist, nandyan lang, massage clinic, lahat ng mga services na kailangan natin, nandito lang, napakalapit lang. Kaya, yun ang isang talagang napakaganda dito sa area din namin, ano? Kaya, gustong-gusto ko na rin dito. Ngayon, yun, nakausap ko na yung physiotherapist. Tinanong ko kung nag-handle sila nung gano'n na WCB case. Then sabi nila, yes naman daw. So, binok na nila kagad ako kanina. Hindi, sorry. Ngayon, ng 4:45. Ngayon, oras na ay 3:35. Nagpunta kasi si Jaron kanina doon sa kaibigan niya. Then, rap ko siya nung bago ako magpunta ng doktor. Kaya ngayon, susunduin ko lang siya ng 4 para makabalik siya dito sa bahay. And, iwanan ko lang sila ditong dalawa, sandali ni Mab. Kasi dyan lang naman yun, ano, ang lapit lang dito sa bahay namin yung clinic na pupuntahan ko. Eh hindi ko na sila isasama kasi baka mainip. Kasi it's, I think, more than 1 hour ang gagawin daw sa akin. So yun, na-excite ako kasi pag nandito ako sa bahay at talagang sobrang sore ng nararamdaman ko dito sa likod, talagang hindi ko alam paano ang gagawin ko. Johan, i-massage mo nga, himasin mo. Kasi talagang may masakit talaga. May sakit pa din. Although hindi na kagaya nung dati. Pero meron pa rin sakit. Yung parang sakit niya kasi is parang ngalay. Alam mo yun? Pag matagal kang nakatayo, pag yumuyuko kang ganyan, parang merong ngalay na nararamdaman. So I think, sana, hopefully, ano, dito sa physiotherapy, na tingin ko matagal na session pala to. Hindi lang pala to weeks, kundi I think buwan yata ito nagagawin. Ano? So yun. Good luck sa akin. Sana hindi ako mapaiyak sa sakit pagka minasahe, no? At yun, dapat nga pala magpapamassage ako, nagpabook na ako. Yung massage na gagawin sana sa akin dun sa nagmamassage sa amin ay parang treatment daw ang tawag, ano? Parang iaano yung area na to, no? Magpo-focus dito sa area na nasaktan sa akin. Pero dahil nga ni-require ako ng doktor ko ng physiotherapy, ipina-cancel ko na lang muna yung ano, yung massage. Para hindi naman, baka naman malamog na yung katawan ko, ano, may physiotherapy, tas may massage.
So, pinacancel ko na lang muna yung massage and then focus na lang muna ako sa physiotherapy. Wala akong idea kung anong mga gagawin. Hindi pa ako nakakita or hindi pa ako naka-experience ng ganito. Kaya, ayun, kwento ko na lang mamaya. Ayun guys, kakauwi ko lang ng bahay. At parang akong binugbog, ano? Parang sabi nga ni ano nung therapist ko eh parang mas lalo niya sasaktan ako. Mas lalo niya muna ako sasaktan ano sa una. Kain tayo. Meron ditong pasta. Ay, madami silang ginawa sa akin na ano. Una parang in ultrasound muna nila ako. Parang therapeutic ultrasound yata, something. Tapos may pinahid na gel eh, tapos ginanon. Tapos pagkatapos nun kinuryente ako. Alam, kami dati merong idinidikit na parang butterfly na pag nilagay mo gumagano yung mga muscles, di ba? So nilagyan niya ako ng ganun. Pero yung kanila yung malakas di kuryente, tas mataas yung ano, yung pwede nilang itaas ng mataas na mataas yung kuryente. Tapos afternoon ginawa sa akin yung ano, tinanong kung gusto ko daw, kung gusto ko ipagawa yung tinatawag nilang dry needle. So sabi ko, masakit ba? Okay naman daw, pero mangyayari, yun nga, kagaya nung nangyayari sa akin ngayon, masasakit pa yung masakit. Kumbaga parang inano nila eh, parang tawag dito, parang lalo nilang sinaktan yung muscle para after noon, mas madali daw gagaling. Kumbaga titiisin ko lang ng 1 or 2 days. Then afternoon, mas madali daw mababalik sa normal yung masakit dito sa likod ko. Yung kasing dito sa right side ko talaga, feeling ko is muscle strain talaga siya or ano, nung nagpala ako ng yelo. Yung nasa gitna, yun ang talagang sana masolusyonan. Yung talaga yung sa parang sa buto. Yung na-stretch ang litid, yun ang explanation sa akin. Parang yun daw yung na-stretch. So after nila ako makuryente, tapos yun nga yung dry needle. Kakaiba yung dry needle. Kumbaga, pag itinusok siya, hindi naman ganun kasakit eh. Pero parang pag ginalaw yata, hindi ko alam kung ano nangyayari sa likod ko, pero parang pag ginalaw nila yung karayom, parang kumakalat na sakit. Parang bagang natuklaw pa ng ahas, tapos kumalat yung kamandag sa buong habuong likod ko na ganito. Ang sakit. So kakaiba, kasi sabi ko, first time ko kasi, tinatanong nga nila mag... Kung may experience na ako magpa-physiotherapy, sabi ko wala, ngayon pa lang talaga. So yun. Tapos after nung karayom, inano din nila ako nung cupping. So nilagyan nila isang malaking cup dun sa ano, tapos isang maliit na cup. Bali, 2 cup yun. Tapos yun, after noon, saka naman nila ako yung massage na parang pinagulungan muna ako ng bato na gano'n na mainit. Tapos after noon, yung saka ako minassage ng manual talaga na ano, napakamay na ganun. And then afternoon, tinira pa nila ako ng gun sa likod. So lahat yung ginawa nila, nakadapa ako. Nakakangalay din ha. Lalo na dito. So yun, sana naman ayan o. Sana mag-work. Ngayon, ang nire-require nila is 3 session every week. Kaya, Pilipino din, kabayan din natin yung nag-ano eh. Ang physiotherapist doon. Tapos, yun, Monday, Wednesday, Friday, babalik ako sa kanila para magpa-physiotherapy. And sabi nila, kung ano daw yun, shoulder naman nga ng WCB. So yun. Ngayon, kanina, may hinihingi silang number, like request number ba yun? Or claim number? Something like that. Eh, hindi ko may bigay. Ngayon, tanong nila kung ano na lang, kung alam daw ba ng WCB. Sabi ko, siyempre, oo naman, kasi imposible namang hindi. So, inano na nila, tinanggap nila, hindi rin naman nila ako hiningan ng bayad. Basta by Monday nila, ipapasa yon sa ano, sa WCB. Then malalaman na rin siguro by Monday kung ano yung status. Ano. So, pero alam ko naman is naka-file talaga yon ng company. Kaya nga, yun ang unang-una kong ginawa. After ko ma-report, doktor kagad. Then after ko sa doktor, ibinalik ko kagad din sa ano eh. Sa company, sa manager ko para... Kasi nga, may ano yun eh, mayroong time limit kung kailan kailangan maipasa ng employer sa WCB yung ano,
yung papel. Ay nako, napakahirap maaksidente at magkaroon ng masakit sa katawan, ano? Kasi hindi mo magawa yung mga normal na ginagawa mo. Ganun pa man, pasalamat pa rin talaga, lagi ko sinasabi na nandito sa Canada. Kumbaga yung mga serbisyo na yan, na alam ko kung sa Pilipinas, ang laki lang mga libo-libo yung babayaran dyan, ano? Eh dito, may way ang government para yung tao, ikaw na yung nasaktan sa trabaho, di ba? Hindi ikaw pa yung magsasuffer pagdating sa pagbabayad, di ba? So every Monday, Wednesday, Friday ngayon, eh meron akong kailangang bumalik sa kanila para matapos to. As much as possible, maganda nga sana kung matapos, ano. Pero yun, sabi nila kanina, minsan may mga cases na kung kailan gusto ng WCB na putuli na or i-terminate na, hindi na sila magbabayad, puputuli na nila. Kasi every 2 weeks yata yun, hinihingan nila ng report yung physiotherapist kung ano na yung progress ng case nung worker na may ano, na may problema, no, kagaya ko. At yun, hanggang dito na lang guys, no, ang ating kwentuhan. At hanggang sa next vlog. See you on the next vlog. God bless. Bye.